Praise God! Kumusta na? Hello! Hallelujah! Magandang hapon muli, UAE, Abu Dhabi, Sharjah at saka Dubai. Ito na naman po tayo, ang iyong lingkod, Pastor John, at maghahatid po sa inyo ngayon ng mensahe ng ating Panginoong Jesus. Amen! Kumusta sa ating mga multimedia kay May? At sa lahat po ng mga kasamahan niya na tumutulong sa ating broadcast. Ganun din sa ating mga primary. Amen? Diyan po sa Dubai at mga primary naman ng Abu Dhabi at primary ng Sharjah. Hello mga kapatid. Kumusta rin sa ating worship team na nilid po tayo kanina sa ating pagsamba at papuri. Praise God sa kanilang mga buhay. At of course, sa ating mga magigiting na pastor dyan. Amen? Sila Pastor Walter at Pastor Adrian at Pastor Ads at saka Pastor Alfred. Yan. No, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Naway datnan kayo ng mensaheng ito na mapayapa at pinagpala. So before I start the message of the Lord, before I preach, no, inaanyayahan ko po kayo na nandyan sa inyong mga tahanan o sa inyong mga boarding house or dyan sa inyong mga flat na mag-tune in na kayo, pakitag ng inyong mga friends, no, huwag kayong magdadalawang isip na i-share ang message na ito sa inyong mga walls sa Facebook at mag-invite pa po tayo ng marami pang mga kaibigan. No, dati umaabot po tayo ng 5,000 sa ating pong panonood ng YouTube. Okay, so let's invite them once again, no? Hanapin natin tong ating mga kapatid na to na hindi na nag-go online. Sayang naman ang message ng Panginoon ngayong hapong ito, ngayong araw ng Biyernes. So, ako po'y natutuwa na muli ay gagamitin ako ng Panginoon para ihatid sa inyo ang fresh na revelation ng Lord. So, hello po sa ating mga taga-Pilipinas at doon po sa ating mga kapatid sa Hong Kong, dito po sa Canada, sa Hungary, sa Spain. Yan, naka-tune in din po sila ngayong hapon. So, sa ating mga kaibigang mga simbahan na gustong manood o nanonood din po ngayon, no, mga kapatid natin sa Christianity. And of course, sa ating mga first-timer, mga relatives, mga loved ones ng bawat isa na first time lamang na makinig ng message. So I hope, I pray na this is not only your first time, but this is just the beginning na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. So, napakalapit na, no? Malapit na tayo sa reopening ng ating church. Amen? Ako po ay excited. Magkakasama-sama ulit tayo physically. Pero, of course, nandito po ako sa Canada. So, ang time may bibigay ko lamang sa ngayon muna ay online message. Diba sabi ko sa inyo noon na blessing din po sa akin itong COVID-19. Wala tayong physical church. At least nakakarating po ang aking message sa inyo every Friday. So, pero syempre, dumarating talaga yung time na dapat mag-meet na tayo. Or else, diba? De, dapat manatili tayong malago, manatili tayong malakas, manatili tayong on fire sa Panginoon kahit online, kahit on-site. Okay? So, just be ready. Let's pray that God will fix everything, lahat ng kailangan natin para makapag on-site worship na tayo. Okay? I'm excited. At isang araw, who knows? Nandyan na ako. Amen? At makakasama ninyo muli ako physically. Okay? So, praise God. Let's bow down our heads and let us pray. Father, we are so thankful once again for giving us another Friday na napaka-bless at isa na namang araw, Panginoon,
O God, ang napagsamba ang iyong pinagkaloob sa amin. Dalangin ko po lahat ng makikinig, pagpalain mo, mapalakas ng mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus, wala kaming ibang gagawin kundi ang ibalik sa inyong papuri at pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Lord, use me as your vessel in Jesus' mighty name. Amen. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, ngayong hapon, ang isi-share ko po sa inyo, ang title po niya ay The Grace Vaccine, The Power of God. Yan po. Grace Vaccine, The Power of God. Pag-usapan po natin ang biyaya ng Panginoon, ang grace ng Lord. At ito po yung vaccine natin. No? Ito po yung kailangan natin ngayon na i-inject sa ating mga katawan, lalong-lalo na sa panahon ng COVID-19. No, hindi po ito yung ni-release na. I think nag-testing na sila at successful po. 98% ata ang yung Pfizer. No, nag-release na sila ng statement na next month sa Amerika ay start na nila. At yung Moderna, no, humahabol yung isa pa. Amen. Ang dami-dami, hundreds of vaccines they're being pushed right now. No, but none of them are tested yet, no? And we don't know kung gaano nga talaga ka-effective itong vaccine ng Moderna at saka Pfizer. Sabi nila 98% talaga. So let's pray, let's hope na magwo-work ito. Amen. Pero ang i-share ko sa inyo ngayong gabi o ngayong hapon ay yung vaccine talaga na magwo-work effectively. Amen. Ito yung magpapa-strengthen sa iyong spiritual immune system. Nang sa ganun, hindi ka mahawaan ng spiritual COVID-19. Kasi maraming mga Kristiyano, no, sa totoo lang, na COVID din ang spiritual. No? At nagkaroon po sila, no, ng virus. Hallelujah. So, amen. Ano ba ang vaccine? Actually, ang vaccine is designed to prevent disease rather than treat a disease. Hindi po ito nilikha para i-treat, kundi i-prevent lamang. So, halimbawa, napasukan ka na ng virus, ng coronavirus. So, pag in-inject ka, no, hindi po ito para healing or para treating the disease. Ito po ay pang prevention lamang. So, habang wala ka pang coronavirus, no, magpa-inject ka ng vaccine na ito. No, para ma-prevent mo na makahawa, mahawaan ka, ma-prevent mo na makapasok sa iyo, sa iyong sistema ang sakit na to. Pero I will tell you right now that the grace of God is greater than this vaccine. Amen. The grace of God ay hindi lamang po preventing kundi treating. Amen. Hindi lamang po ito mag-aadya sa atin sa spiritual virus, kundi ito ay magti-treat sa atin at ibubus niya. Hindi lamang po yung immune system natin, spiritually ibubus niya yung lahat sa atin. Amen? Ibubus niya yung ating spiritual immune system. Are you ready? Are you ready? So, napakaganda ang effect po ng vaccine na to, ng grace vaccine na to. It will strengthen you. Okay? Now, nagtanong po sila, nagkaroon po ng survey. 5,000 men were asked in US. No? At sabi nila, magbigay kayo ng definition ng grace. Okay? So, out of these 5,000 men, 80% of them, no, answered, amen. Oh, 98 pala. It's not 80%. 98% answered. Ito yung mga sagot nila. The grace of God is the love of God. No, the forgiveness of sins. The grace of God is the free gift, no, of God
the grace of God is the one that saved us. So pare-pareho halos magkaka-pareho yung kanilang mga sinagot. Yun yung tema ng kanilang sagot. 98% sa kanilang sumagot. Pero 2% lamang ang sumagot ng the grace of God is the empowerment. It is the empowerment. Ngayon, talakayin natin yan, okay? So bakit ba ang grace of God ay hindi lamang, it's true naman, totoo naman, ang grace of God is the one that saved us. It's the one that forgave us. It's the one that gave us the free gift of God. No, it's the unmerited gift of the Lord. No, hindi ito nararapat para sa iyo, pero ipinagkaloob ng Diyos. No, yung grace kasi ang definition niya is, no, i-differentiate natin yung grace at saka yung mercy. Yung grace, kung ano yung mga, yung mercy muna, kung ano yung nararapat sa iyo, amen, ay hindi ipinagkaloob sa iyo. Ano bang nararapat sa iyo? Ano bang nararapat sa akin? Because of our sin, no, tayo po ay nararapat na parusahan. Nandiyan po ba tayo? So that's mercy. Dahil hindi na tayo pinarusahan ng Lord, so God is merciful to us. Now, grace is, ito po yung, kung ano yung hindi nararapat sa iyo, what you don't deserve, you get. Amen? You get what you don't deserve. That's grace. Kung yung hindi nararapat sa iyo, ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. You are not worthy of this grace, pero ibinigay ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat na mga Kristiyano. So yung mercy is what we deserve, we don't get it. But grace is what we don't deserve, that's what we get. Amen? So, it's true. Totoo yun. Ang grace of God, salvation, 100% true. Grace of God is the love of God for us, 100% true. Grace of God is the gift, the free gift of God for us, that is 100% true. But that is incomplete. Because the grace of God is the power of God. Amen? Tingnan natin ang verse natin. Tingnan nyo to. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi po rito, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me." Ano po ang sabi ni Apostle Paul? Kasi ang background ng text na to, si Apostle Paul kasi, ay nagkaroon siya ng infirmities. Nagkaroon siya ng something like weakness in his body. Sabi ng mga scholar, nagkaroon po siya ng sakit. Nagkaroon po siya ng isang sakit na hindi gumagaling. Amen? At itong sickness na to, tatlong beses niyang hiningi sa Diyos na siya'y pagalingin. Ngunit hindi siya napagaling ng Panginoon. Bagkus ito ang nagpagaling sa kanya. Ito ang nagpalakas sa kanya. Ano yun? "And he said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weaknesses." Tingnan natin sa Amplified Version. Ito ang sabi niya. No, makikita niyo sa lower thirds niyo. "My grace is sufficient for you. That's my loving kindness and my mercy are more than enough and always available regardless of the situation." Ganda talaga ng ano, no? Ng Amplified. Sabi niya, "For my power is being perfected and is completed and shows itself most effectively in your weakness." So yung biyaya ng Diyos ay dinefine dito na empowerment. At ito ay perfect sa ating weakness. Amen? So, anuman ang iyong kahinaan, physical, spiritual, mental, lahat po ng mga kahinaan natin, sabi ng Biblia, ang grace ni God, siya ang ating kailangan. It is more than enough for us. Amen? And it is effective.
So itong vaccine na to ng grace, no, kapag itinurok daw po sa iyo, amen, pag tinanggap mo ito, kanino natin kukunin ito? Walang iba kundi kay Jesus. Tingnan niyo sabi po ng Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 1 sa New Living Translation. Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Ang ganda, ang ganda. Tingnan niyo sabi niya, no? Timothy, my dear son, be strong. Be strong through the grace. Pagka ikaw ay nagkaroon ng grace, sabi ng Bible, ikaw ay may strengthen. Tingnan niyo sabi niya sa TPT. Ano bang TPT? The Passion Translation. Timothy, my dear son, live your life empowered by God's free flowing grace, which is your true strength, found in the anointing of Jesus and your union with Him. Ito po ang nakakaligtaan, nakakalimutan ng mga Kristiyano. No? Lalo na po sa panahong ito, di ba? Laganap po ang fear, loneliness, laganap po yung worries, nandyan po yung walang kasiguraduhan sa future. So, ang pinaka nakakatakot talaga ay hindi ho yung virus, kundi yung effect ng virus sa ating spiritual, sa ating emotion. Amen? At kailangan natin ng biyaya ng Diyos, at itong biyaya ng Diyos, ito yung mag-i-empower sa atin. Amen? The God's free-flowing grace. At ito magpapalakas sa atin. So therefore, the grace of God, if I may define it, ito ang kahulugan. Okay? It is, the grace of God is God's unmerited empowerment that gives us the ability to go beyond our natural ability. So ito po yung empowerment ng Diyos sa buhay natin, mga Kristiyano, upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na ito, mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga laganap na sakit spiritually sa ating panahon ngayon. Amen? At ito yung magpapalakas sa atin. At hindi lamang yun, magbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa mga struggles natin, sa mga problema natin, sa mga kakulangan natin. The grace of God empowers us. The grace of God strengthens us. It is the empowerment of God. It is the most effective empowerment of the Lord. It is the most effective vaccine right now. Hindi lang 98% to, 101% sure. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos eh. Eh, ang Diyos kapag nagsabi at nag-release ng statement, totoo yan. At hindi lang totoo, 100% mapagkakatiwalaan. Hindi natin alam yung i-release na vaccine, we don't know kung anong side effect nito. Pero napakaganda kapag ikaw, no, nagpa-inject na ng vaccine nito, ng grace na to. We need grace. Amen? Ilagay mo dyan sa YouTube, no, sa Messenger, the most effective vaccine is the grace of God. Yan. Ilagay mo yan. Amen? Kaya, magpatusok ka na ng grace, kapatid. Amen? Yung mga nanlalamig, magpatusok na ng grace. Magpa-inject na ng grace. Yung mga nag-backslide, grace na. Amen? Kailangan natin ng grace. May empower tayo ni Lord sa grace. Bumalik tayo sa Panginoon. At napakaganda sa grace. No, napakaganda ho dito sa salitang ito. Kasi ito yung magbabalik sa iyo sa Panginoon. Amen? Kahit na anumang nangyari in the past, anuman ang iyong kakulangan, anuman ang iyong mga nagawa, lahat po yun tatanggalin ng grace sa ating buhay. Once that you receive the grace of God from the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, kailangan mo ng grace. Tinan nyo pa ito, sabi ni Apostle Peter naman sa mga Christian. 2 Peter chapter 1, verse 2 to 3. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord, as His divine power
has given us. So itong grace na to, it's the divine power na nananalaytay sa ating spirit. Amen? At ibinigay ng Diyos ito sa atin. He has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by the glory and virtue. Kaya kapag meron ka daw ng grace, no, yung divine power ng Panginoon nananalaytay sa iyo para makayanan mo, magtagumpay ka sa buhay, lahat ng pagsubok ng buhay, eh tayo, ang dami-dami nating mga dinaanan. Lalo na mga Pilipino ngayon. No, may coronavirus. Tapos yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, nasa Lantapa, taga Isabela, Marikina, diyan sa Tugigaraw, Cagayan, at doon po sa mga parting Bisaya, sa Bicol, no, dahil sa bagyong Yolanda, ay matagal na pala 'yon, Yolanda. Bagyong Rolly at saka Ulysses. Okay? So, talagang ang pinakamahirap sa lahat yung hindi yung sinalanta eh. Hindi yung sinalanta ka ng bagyo. Ang pinakamahirap yung bumabangon. Yung pagbangon, yun ang mahirap. Pero, kapatid, kapag may biyaya ang Diyos sa buhay mo, kaya nga kailangan natin ng biyaya. The divine power of God that He has given to us all things that pertain to life and godliness. Amen? So it is the God's unmerited power, empowerment in our lives that gave us the ability to go beyond our natural ability. So, ang hirap ng sitwasyon mo ngayon, halimbawa ikaw, wala kang trabaho, no? Tapos mayroon pang relative na coronavirus, tapos sa may bandang Bicol ka pa, no? Sunod-sunod na pagsubok, sunod-sunod na, ano ba ang mag-withstand? Ano ba ang magtutulong sa iyo para tumayo at bumangon? Walang iba kundi ang biyaya. Biyaya lamang ng Diyos. Kailangan natin ang biyaya. Amen? We need the grace of God. It is impossible to live a life victorious in this world without the grace of God. It is impossible na makabangon tayo without the grace of God. So I will give you three things, tatlong bagay po na pinapalakas sa atin. Three things that empowers us so that we can accomplish, no? Para magawa po natin ito. At kapag nagawa po natin ito effectively, it is because of the grace of God. Okay? First is the grace empowers us to fulfill His purposes in our lives or His will. Amen? Yan po ang unang-una. Kaya nga nung sinabi po ni Apostle Paul kay Timothy, be strong in the grace. Amen? Be strong in the grace of our Lord Jesus Christ. Alam niyo ba ang tinutumbok po ni Apostle Paul dito? Si Timothy kasi, batang pastor, I should say. Hindi niya makakayanan yung pressure ng ministry kung wala ang grace. Kaya nga sabi niya, anak, oh, my son, you need the grace of God to fulfill your calling, to fulfill the ministry, to fulfill my will, the will of God in your life. Amen? Kailangan mo ng biyaya. You cannot disciple people without the grace of God. Ang hirap mag-disciple. You cannot win people without the grace of God. You cannot pastor a church without the grace of God. Amen? Kaya ako, I need the grace of God more than anyone. Kailangan kong biyaya ng Diyos kasi I cannot fulfill anything. No? Sa plano ng Diyos, yung will ng Panginoon, yung purposes ng Lord sa buhay ko, hindi ko magagawa kung wala ang biyaya. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Amen? Sabi niya sa Ephesians 2 verse 8 to 10, for by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So walang pagmamalaki. Nagawa mo yung pinapagawa ng Diyos, na-fulfill mo yung destiny mo, yung will ng Lord sa iyong buhay. It's not because of you. It is because of the grace of God. Amen?
Amen? God working through you. Sabi mo nga sa iyong katabi, God works through you. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi natin magagawa ito effectively. Hindi natin magagawa ito. We need the power of God. We need the vaccine of the grace of God. Nang sa ganun tayo po'y makapagpatuloy na sa ating buhay. Lalo na po sa ating calling. Amen? Amen? Yung, tinan nyo to. Verse 10, di pa tayo tapos. For we are His workmanship. Alam nyo ba yung workmanship? Workmanship? It is the word masterpiece sa ibang translation. At ang meaning ng masterpiece ay obra maestra. Yung ginawa mo na isang bagay na expertise mo, your masterpiece. Halimbawa, ikaw ay pintor, paintings. Ikaw ay skultor, yung statwa na iyong nagawa. So, obra maestra mo yan. Amen? Oh, so, yung obra maestra ng Diyos, sabi niya, you are God's workmanship. I am God's workmanship. At isa pang kahulugan ng workmanship is a work in progress. Work in progress, meaning, si Lord kumikilos sa buhay natin. We are still work in progress. Hindi pa tayo ganap. Amen? Tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kung walang biyaya ng Diyos, it is impossible to fulfill His will in our lives. So, sinin niya, sabi niya, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Ano ba yung good works na ito? Ito yung purpose ng Lord, which God prepared beforehand that we should walk in them. Yung nilatag ng Diyos noon, yan yung good works, na yan po yung layunin, yung purpose ng Lord. Nilatag niya na yun noon. Kung walang biyaya ng Diyos, hindi natin malalakaran yan. Hindi natin kayang gawin yan. Hindi natin kayang i-fulfill yan. Pagiging pastor mo, pagiging cell leader mo, pagiging tatay mo, wow. O pagiging asawa mo, pagiging ikaw ay isang worker, nagtatrabaho ka sa isang company, you cannot fulfill it without the grace of God, without the power of God. Amen? Kailangan natin ang biyaya ng Diyos para tayo empower. The grace of God is never intended for us na gamitin po natin, amen, in a wrong manner. Ang grace, ang biyaya ng Diyos ay hindi po yan para tayo po ay may lisensya na magkasalan. No. The grace of God is never intended for us na gamitin po natin ito in a manner na mali. No, ang grace of God for us Christians is for us to have power. Amen. The power to overcome, the power to live here on earth in the middle of this wicked generation. Kailangan natin ng biyaya. We are work under progress. We are God's workmanship. Created in Christ. Kaya nga walang magmamalaki sa harapan niya. Dahil lahat ng ito na-accomplish lang natin sa biyaya. Kaya minsan may mga nagsasabi sa akin, Pastor, we are so blessed in your life. Sabi ko, ito na lang sagot ko. Sa biyaya lang ng Diyos yan. Hindi ko naman ito magagawa kung wala ang grace ni God. Amen? At hindi pa yan. May nilatag pa si Lord sa akin, hindi ko pa nagagawa, no? Ano pa lang yan? 2% pa lang yan sa aking buhay. Marami pang ipapagawa si Lord. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi ko magagawa yan. It is impossible to fulfill your purpose, your will, the will of God in your life without God's grace, because it is the empowerment of God for you. It is the strengthening of God for you. It is the ability of God, amen, that exceeds your natural ability sa iyong buhay. Kasi may mga natural abilities tayo eh. No, limbawa, ikaw ay talagang mahusay ka dyan sa iyong ginagawa, skillful ka dyan.
Pero iba pa rin yung may pahid ng biyaya ng Diyos. No? Kasi kapag may pahid ka ng biyaya ng Panginoon, no? Yung mga bagay na natural, magagawa mong supernatural. Kaya lalong-lalong na itong sa ministry, ministry is a supernatural ability. We cannot do this alone with our own strength. At kapag nagawa natin ito, aba, pwede na tayong magmalaki. Pero it's impossible. It's impossible to do the ministry. It is impossible to fulfill the purposes of God in our lives without the empowerment of God sa ating mga buhay. Amen. Amen. So, tinan nyo to. Okay? God fulfilled, okay, all men and women in the Bible who clings to the grace of God fulfilled their callings. Lahat po, no? Si yung mga apostles ng Panginoong Jesus, hindi nila magagawa ang mga bagay na yun kung walang biyaya ng Diyos, the power of God. Si Apostle Peter, yung biyaya ng Diyos sa buhay niya, talagang nananalaytay. Kaya niya magpagaling ng may sakit, kaya niya bumuhay din ng patay. Because of the grace of God, the power of God na evidence sa buhay niya. It is the power of the Holy Spirit, the grace of God, the power of the gospel. We need the power of the gospel right now. We have the gospel, but it's powerless. Why? Because the grace of God is not utilized. Walang pahid ng biyaya ng Diyos. Kaya pahiran natin yung buhay natin ng biyaya ng Diyos at magagawa natin ng powerfully. Amen? Makakita tayo ng mga miracles, signs and wonders. In fact, no, balikan natin yung text natin sa Amplified Version. Sabi niya, okay, my grace is sufficient for you. My loving kindness and my mercy are more than enough. Always available regardless of the situation. My power. Alam niyo yung power nito? It's the dunamis power. The miracle power of God. Miraculous ability of the Lord. Amen? Sa ating mga kahinaan. Kaya Apostle Paul experienced a lot of miracles in his life. Why? Because of the grace of God. Kabisadong-kabisado niya talaga yung grace. Kaya nga siya yung, nag-preach ng grace powerfully and not only powerfully. No? Talagang malino, with clarity, pinaliwanag niya ang grace ng Lord. Even Apostle Peter don't know the grace of God. Even Apostle John don't know the grace of God. And other disciples, they don't know this. Only Apostle Paul explain kung ano yung detalye ng biyaya ng Diyos. Kaya ito yung text natin. Amen? The grace of God is the empowerment. Amen? Amen? And number two, it empowers us, the grace of God empowers us to live godly para makapamuhay po tayo ng banal at matuwid sa harapan ng Panginoon. Okay, tinan nyo to sa Titus chapter 2, verse 11 to 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Amen? Anong sabi niya? For the grace of God that brings salvation appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present age. So, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay ito po yung tumutulong sa atin para mamuhay ng godly. God extends to everyone His grace, but God wants, listen, everyone to use this grace to live a holy life. So, in fulfilling your purpose or the will of God in your life, you need the grace of God. But along the way, you need to live holy. Amen? You need to live godly. Kaya nga, kompleto to eh. No? Kapag may grace, yung grace ni Lord sa iyo, nag-a-abound. Yung biyaya ng Diyos sa iyo, na nagagamit mo, na utilize mo. Hindi lang yung nilalakaran mo, kundi yung pamumuhay mo. Sasamahan ng Diyos. And you will live godly in this, you know, ungodly world. In this present age. Amen? Anong sabi niya? So, the grace of God that brings salvation appeared to all men, teaching us
You know the meaning of teaching? Okay. To turn, okay, sabi niya, teaching us that denying godliness and worldly lust, we should live righteously, soberly, and godly. Okay. Ito yung ibig sabihin ng denying or to turn. It means to refuse. Okay? Yung denying na word, it means to turn or to refuse, reject or give up and renounce godless living and sinful pleasures. So kapag mayroon daw grace sa iyong buhay, amen, dinideny niya, nire-refuse niya, tinuturn niya, amen, at nire-reject niya ang anumang mga bagay na hindi nararapat. Nire-renounce niya ang godless living. Yung pamumuhay mo na hindi tama, pamumuhay mo sa bisyo, hanggang ngayon, nang umiinom ka pa rin, naglalasing ka pa rin, nagdudroga ka pa rin, hanggang ngayon, nagmumura ka pa rin. Alam niyo lahat yan, pababago ng Diyos eh. Amen? Meron ka pa rin, mainitin pa rin ang ulo mo, meron ka pa rin di pagpapatawad, meron ka pa rin taong kinakagalitan, yung bang kumukulong dugo mo, Kristiyano ka na, meron ka pa rin mga ganyang issues. You know, alam niyo ang sagot? Injection lang ng biyaya ng Diyos para ma-overcome natin lahat ng yan. Amen? It teaches us, sabi niyo, it teaches us, it instructs us, no? It teaches us a behavior pattern and trains us, empowers us to turn from godless living and sinful pleasures. So, ganyan palang biyaya ng Diyos. Ang grace ng Lord, tinuturuan po tayo na i-deny natin ang godliness, a godlessness, I should say, or godless living and sinful pleasures. At tinitrain niya tayo, amen, sa tamang behavior, sa tamang pamumuhay. Amen. It empowers us also to live a holy life. Kaya napakaganda po ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Lalo na po. So God's grace will empower you to say no to sin. No, yung masasabihin mo, no, ayoko yan. Grace yun. Amen? Pag sinabi niyang, uy, gusto ko yan, ah, walang grace sa buhay niya. Walang empowerment. Hindi niya kayang mapagtago. Pastor, alam mo, sa totoo lang, Kristiyano naman na ako. Tinanggap ko na yung saving grace. Pero yung empowering grace to live a holy life, wala pa. Bay, magkakambal ho yun. Kapag tinanggap mo yung saving grace, nandyan na rin yung empowering grace ng Lord sa iyong buhay. Amen? Kailangan maunawaan yun. Revelation yun eh. No? Kapag may revelation ka ng grace ni God sa iyong buhay, that it's not only saving you, but it's empowering you to live a holy life, mapagtatagumpayan mo ang anumang bisyo, ang anumang mga pangit na ugali, yung mga behavior na hindi maganda. Grace ni Lord ang sagot, kapatid. The grace of God make us an overcomer and more than conqueror. It will help us to overcome any addiction. And it will all help us to overcome temptation sa ating buhay. Even pressures and persecution. Yung mga persecution sa ating buhay, kaya. Kaya yan. Amen? Basta may biyaya na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, paano magbabago ang buhay mo? Ano bang sagot? Makikinig lang po ako, pastor, ng preaching. Magpipray ako araw-araw. Pupunta ako sa simbahan. No, pag may physical church na, mag-o-online ako, pastor, every Friday. Ahatin ako ng closed cell, open cell. Ganun ba? Mag-o-offering ako, pastor. Ganun ba? Para mabago ang buhay mo? No. Para mabago ang buhay mo, isa lang, sabihin mo lang kay Lord, Lord, I need your grace. Kailangan kita, kailangan ko ang biyaya mo. I need your grace. Enable me, Lord, to live a holy life. Empower me, God. Amen. Lord, hindi holy acts ang magbibigay sa iyo ng holiness. Amen. Kundi yung si God mismo kumikilos sa buhay mo. I-empower ka niya eh. Kasi kapag may works, ito ha, the works will is the result of the grace in your life. It is not hindi ito yung cause. Amen.
It is the result. It is the effect. It's not the cause. The grace of God, the works is not the cause. But it is the effect of the grace of God in your life. Kaya kapag no, tayo ay do it yourself. Amen. Do this, do that, do this. Do. Kaya nga hindi tayo naka-ano diyan eh, naka-kulong diyan sa do this, do that, do this, do that. Alam niyo yung mga ganon, yung mga do's and don'ts sa Bible. Mahirap gawin 'yon. Do not do this, do not do that, do this, do that. Ang hirap gawin 'yon. Amen. Batas 'yun eh, law. Works 'yun eh. Pero kapag may grace ka ni Lord, empowered ka to do that. To live holy, to live godly, to say no to drugs, to say no to sin, to say no to temptation. Amen. Amen. So, we need the grace of God. And number three, last, grace empowers us to serve God acceptably. Hebrews 12 verse 28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. With reverence and godly fear. So, tayo po, mga kapatid, kapag tayo naglilingkod, kailangan din natin ng grace. Dahil ito yung mag-i-empower sa iyo para lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, mayroong pahid ng grace, mayroong what's this? Mayroong iba eh. Kapag may biyaya, effortless mong nagagawa. Amen? Tapos, nagagawa mo ng planchado. Subukan mo maging usher na may biyaya si Lord sa buhay mo. Oh, napakasarap. Napakaganda. Napakadali mong ginagawa yan. Subukan mo may grace ni God sa iyong pagdadrums. Kaya nga kapag ikay nagdadrums, tanda mo to, acceptably, ang tinatanggap lang ng Lord na pagdadrums ay yung drums na may grace. Yung, paano mo makikita na may grace yan? Effortless. Effortless. Yung nagigitara, nagpa-piano, nagpapaawit, paano mo makikita na may grace yung ginagawa niya? Effortless. Hindi siya yung grabe kung umawit, talagang labas ang litid. No, labas ang ngala-ngala, bituka at balon-balunan. Kapag nagpapasong lead, kapag nagda-drums, talaga namang grabe. Grabe talaga. Grabe. Alam niyo kung bakit ganun ka? Kasi ginagawa mo in your own effort. Try mo yung grace ni God. And everything will be effortless. Amen. Ako, minsan ganyan eh. Kapag nagpipreach ako, kapag nagpupunta ako sa mga cell, na mga Bible study, may mga engagement ako, no, minsan pupasok yung ano eh, yung sarili kong lakas, sarili kong kilo, sarili kong diskarte. Amen. Alam nyo, madalas napapagod ako. Nakakapagod kasi kapag naglilingkod ka na walang grace. Pero kapag may grace, nag-i-enjoy ka. Subukan mo. Subukan mo, ikaw preacher ka o ikaw ay cell leader, subukan mo yung grace ni God. No, umaga pa lang lumuluhod ka na. O kaya patungo ka sa gawain, nagtatangs ka na, Lord, humingi ako ng grace sa iyo. Amen, nagpipray ka na, kung di ka nagtatangs, nagpipray ka, Lord, I need your grace in my life. Grace, grace of God. Strengthen me. Amen. Yung biyaya mo, Panginoon. Kasi once na, si Lord na ang kumilos sa iyong buhay, yun. Pero kung ikaw pa rin ang kumikilos sa iyong buhay, walang pagsama ng Diyos. Kaya hindi ka sasamahan ng Diyos eh. Kung ikaw lang, pababayaan ka na lang ng Diyos eh. Kaya mo naman pala eh. Kaya lang, mapapagod ka. Amen? Amen? Mapapagod ka kasi sarili mong diskarte, sarili mong paraan eh. Pero kung paraan ng Diyos, ba, grace yun. Tinan mo si Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak kayo ni Sarah. Kahit na matanda na kayo, magkakaanak kayo next year. Tumawa pa nga itong si ano eh. Si Sarah, napatawa siya. Ba't ka tumatawa? Sabi ng Diyos sa kanya. Oh, next year, manganganak ka. Parang too good to be true. Alam yung ginawa nila? Ito eh, ganitong ginawa nila, nag-prophesy ang Lord sa kanila. So, naghihintay sila. At
anong ginawa ni Sarah? Buntisin mo na lang si Hagar. Kasi baka naman dyan yung ano, siya yung kasagutan. Amen? Sa panalangin o sa prophecy ng Panginoon. Siya yung answer. Okay? So, anong ginawa? Anong ginawa ng ni Abraham? Sinipingan niya ngayon si Hagar. Oh. So, mayroong lumabas na ano? Sino yung lumabas? Si Ishmael. So, si Ishmael, siya yung struggle. Amen? Siya yung struggle. Ayan, nag-i-struggle din. Nag-i-struggle yung mga anak ko. Okay? Siya yung struggle. Struggle ng Israel ngayon. Oh. Oh, tapos ayan na. Oh. Sabi ng Lord, oh ayan na, next year manganak ka na. Oh, sana kung hindi sila gumawa ng sariling diskarte, sariling paraan, walang struggle ang Israel. Hanggang ngayon, struggle nila ang mga Muslim. Why? Because they did it according to their own strength. Kaya minsan hayaang ka na ni Lord, eh. Minsan hayaang ka niya. Sa ano, kasi hindi naman kontrolado ni Lord yung will natin, may sarili tayong desisyon. Pero sinasabi ng Lord, yung desisyon mo may consequence. Pag yung grace ko, yung diskarte ko, yung paraan ko, dahil sinabi ko ito, akong gagawa, akong kikilos, tanda mo to, lahat ng mga bagay na hindi mo kayang gawin, ipagpasa Diyos mo. Kasi may mga bagay na kaya mong gawin, yun, gawin mo. Amen? Pero yung hindi mo kayang gawin, si God ang gagawa, si God ang kikilos. That's grace. We need the grace of God in our service. We need the grace of God in serving Him. We need the grace of God in fulfilling His purposes in our lives. We need the grace of God sa ating mga buhay to live holy. Without the grace of God, our service will not be accepted. We cannot live holy in this world. Amen? Because it is the empowerment of God sa ating mga buhay. Amen? Amen? Kung may paulit-ulit na kasalanan sa iyong buhay, kailangan mo ang grace. Kasi alam mo ba, ang kasalanan nagpapahina sa iyo eh. Parang virus nga yan eh. Na, amen, pahihinain yan lahat sa iyong katawan hanggang sa ang pinakaduloy patayin ka. Ganyan po ang sin sa ating buhay. It's like a virus. No, kailangan nating ma-injectionan ng vaccine ng grace ng Lord. Nang sa ganun ma-revive po tayo, nang sa ganun lumakas po muli tayo at magawa po natin kung ano po yung dapat natin gawin. I believe marami ka pang gagawin sa mundong ito. I believe marami pang papagawa si Lord sa buhay mo. I believe you will serve the Lord mightily. God will use you mightily. And God will fulfill His purposes in your life. And you can live. It is impossible for men, but it is possible for God. Through His grace, kaya mong mabuhay ng may kabanalan. Amen? Amen? So receive the grace of God. Paano, Pastor? Through the Lord Jesus Christ. Because sabi po ng Bible sa John chapter 1 verse 16 and 17, and of His fullness we have all received, and grace for grace. Punong-puno siya ng biyaya. How come na tayo po ay namumuhay ng hindi tama? How come na tayo po ay nag-i-struggle sa ating paglilingkod? How come na tayo po ay nahihirapan sa ating mga calling? Kasi hindi natin na-avail yung biyaya na nagmumula kay Jesus. For the law was given through Moses, but grace and truth came through the Lord Jesus Christ. Kaya nga prayer natin ngayong oras na ito, Lord, kailangan namin ng grace. Lalong-lalo na sa panahong ito, Panginoon, ng pandemic. Lord, narito pa rin kami, dumadanas pa rin kami ng sari-saring effect ng pandemya ng ito, Panginoon. We need your grace. As we bow down our heads, as we close our eyes, I want you to receive the grace of God, for you to live holy, for you to live and to serve God acceptably, and for you na para mapulpil mo ang kalooban ng iyo, ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Receive the grace of God. Kapatid, marami ka pang gagawin. Kapatid, marami ka pang mga bagay na aabutin. Marami pang mga milestones sa iyong buhay. At
kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi mo ito magagawa. Hindi mo ito mararating. Yung destiny mo, kapatid, I know that your destiny is great. I know that your future is great. Without the grace of God, rely on the grace of God from now on. Doon ka na manahan. Doon ka na magtiwala. Hindi sa iyong sariling kakayahan, kundi sa kakayahan ng Diyos sa iyong buhay. Grace will empower you. Grace will help you to live supernatural. Grace will help you to witness miraculous in your life. Extraordinary kind of life. I want you to live an extraordinary, above ordinary, above normal kind of life. And it is through the Lord Jesus Christ. Receive the grace of the Lord in the name of Jesus. And if you are first time tonight, I want you to receive the saving grace. Sabihin mo itong panalangin ito, Panginoong Jesus, I receive you. I receive your grace that saved me from all of my sin. Thank you for the cross of Calvary. In Jesus' mighty name. Amen. If you have prayed that prayer, your name is written in the Lamb's Book of Life, you are saved. And from now on, I want you to live powerfully in this life. In Jesus' mighty name. Amen. Mga kapatid, I will repeat, it is impossible to live without the grace of God. It will empower you. Amen? It will give you effortless kind of service to God. Effortless kind of life. Holiness. Without any struggle. Wow, I like it. I like it. Amen? Amen? Kayo po ba'y napalakas? Kaya yung mga nangihina, receive the strength that comes from you, from God. Receive the grace that comes from the Lord Jesus Christ. He is full of grace. Lumapit ka lang sa Kanya parate. Amen. Every day, lumood ka. Every day, itas mo ang iyong kamay, Lord, I need your grace. Sa iyong trabaho, sabi mo, Lord, I need your grace. I need your grace. Kapag hiningi mo ang grace ni Lord, yung wisdom, tuloy-tuloy.